Ang dating dagat area lang, construction boom na ngayon. Ito po ngayon ang Bay City kung saan nagkakaroon ng mga massive developments dito. Dito sa area ng Parañaque at Pasay naman. Ito ang tinatawag nilang the Las Vegas of Manila. Ngayon naman ating ituturo yung mga developments ngayon dito, ano yung makikita natin. At higit sa lahat yung mga transportation dito dahil nagkaroon na rin ng LRT1 Cavite Extension. Bali dito sa Parañaque meron dalawang station. Kasama sa ituturo natin ngayon yung mga iba't ibang gusali na ongoing construction ngayon. Mga mall, entertainment naman, yung mga casino, at higit sa lahat itong fountain dito sa Okada, ating future ito. Kaya panoorin nyo lang hanggang dito sa dulo. Nandito tayo ngayon kabayan sa Pasay City. Meron tayong i-update ngayon dito. Alright, so ito yung Rojas Boulevard. Ang ituturo natin ngayon itong area ng Parañaque at saka konting area ng Pasay. Yung Parañaque kasi tinatawag nilang the Las Vegas of Metro Manila. Yeah. Bali sa isang iglap, grabe yung mga nangyari dito sa Parañaque. No? Unahin na natin tong LRT na extension dito. So from Baclaran, ang next station nito, ito na yung ano, Redentorist Station, pakita ko sa inyo. Yan o yan. Malapit nang magbubukas ito dahil nagkaroon na ng test run dito ng mga trains. Actually, yung ginamit nila yung mga lumang generation ng train eh. Pero may bagong train dito, yung 4th generation. Yan yung on operational na ngayon. Currently ginagamit sa LRT line 1. Malaki din yung station dito. Ayan guys. Bali, meron na rin silang ginawang flyover dito. Yan, no? Kita nyo yung bago yan. Para paggaling din sa Rojas Boulevard Service Road. Pwede na silang rumekta dito. Hindi na kailangan dun sa may crossing, sa EDSA, di ba? Malayo pa dun eh. Kita mo naman, ang ganda, di ba? Merong escalator ito. Saka, ayun ko lang kung may elevator ba ito. Para sa mga kanyang PWD, para hindi sila mahirapang umakyat dito. Ang ganda. Rojas Boulevard pa. Pakita ko muna sa inyo yung next station dito. Yan po yung MIA or Manila International Airport. Bali itong MIA, hindi ito magkakaroon ng direct link sa airport ah. Dito lang siya malapit sa Seaside Drive na matadaan natin na maya. Yan, matindi talaga ang traffic dito. Ano, papunta na kasi ng Cavite City. Okay, naipitan tayo sa traffic. Siguro mga 15 minutes. Traffic talaga dito sa crossing. Pabutnan ko na kasi ito sukat sa kaliwa eh. Yung next station, ito po yung MIA. Dito, malapit sa may seaside. Pabutnan ko na ito eh, Cavite. Alright guys, nandito na tayo. So, dito yung MIA station na. Corner lang dito sa may Seaside Drive. Dito naman sa harap, yan yung dating Uniwide na na-demolish na ngayon. Hopefully sana magkaroon ng panibagong development dyan. Marami doon ang sasabi na baka mall, no? Yan pa yung abangan natin dito.
So, kakaliwa tayo dito sa may papuntang PITX naman. Punta natin yung next station. So, mapapansin nyo dito sa may di makapagal, merong parang footbridge dito dati na nagkoconnect dito sa kabilang building na nagkoconnect dito sa Uniwide. So, wala na siya ngayon, no? Clear. So, yun na lang yung abangan dito, yung development dyan. So, comment down below kay Kabayan kung ano sa tingin nyo. Yung mall, pwedeng hotel, residential, ayun. Approaching tayo ngayon sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ito yung terminal dito na parang airport. Madami na rin yung mga bagong building dito. So, ito mga bus usually galing sa ibang parte ng province yan. Pero karamihan dito mga it's a bus carousel. Yan yung from Monumento hanggang dito. Ito yung pinakaharap niya. Dami mga bus dyan. Tapos sa likod pala, alam niyo itong tinatayo ng gusali dyan. Nagkaroon ng massive demolition dyan dati. Kung napanood nyo, sa aming M&A dyan eh. So, na-clear na yung mga ibang barong-barong dyan. So, ito na siya ngayon. No? Ano nga ang construction to? Parang, ito. Tignan natin ito. Tignan na. Harbor Property Development. Eh lang, basta ako, nagsisimula na yan. Okay, nandito na tayo. So, hindi lang mga bus nandito ha. Meron din mga modern jeep yan. Ano ba ba? Mga traditional jeep, meron pa rin dito kung may biyahe. So, dito na kayo, parang maka-experience kayo lang nasa airport kung bumibiyahe. Daming pagkain dyan. Kaya pag pupunta kayo dito, huwag na kayong bumili ng pasalubong. Dito pa lang, meron na. Marami yan dyan. So, ito po yung Asia World Station. Pero commonly, tinatawag din nilang kanto eh, PITX. Dahil nagkoconnect dito sa PITX terminal. So, ganito ka late lang muna to. Nananong mo sa akin, pero luluwag din yata ito. Hindi. Oo nga, luluwag pala ito. Iyan o. Dito pala. Ano ito? May bagong mall dito ah. Ano ito? Lucky One. Ah, mga Chinese restaurant nandito malapit. Okay guys, nandito na tayo. Babalik tayo ng New Seaside Drive. Nakita nyo ba sa itaas to ka ba yun? Ito yung expressway ito eh, para papunta sa airport ng mas mabilis. Okay guys, nandito na tayo. Sa kanan pala, ito yung Santa Elena. Maraming mga heavy equipments dito eh. So dito natin magsisimula, no? Itong tinatawag nilang the Las Vegas of Manila. Kasi dito ka ba yun, hindi lang kwanto, hindi lang kasi Bay City ito eh. Entertainment City din ito. Dito rin kasi matatagpuan itong mga casinos, mga 5-star hotel. So, pakita ko na lang sa inyo yung mga ongoing developments dito. Kita nyo naman na dati yung bakanting lote lang to eh. Ang dinadaanan ko. Ano? Ito malapit na matapos to. I think ito yata yung mga more on mga residential condo dito.
Ito na yung Okada. 5-star hotel. Merong casino dyan. Merong mga restaurant. At higit sa lahat yung dancing fountain dyan. Sobrang ganda. Mga gabi yan eh. Mga 5:30 to 6. Kung gusto nyong mamasyal lang dito sa Okada, pwede rin. Pwede kayo makain kung kumain dyan. Kung gusto nyo magkasino, pwede rin. Maganda yan ko dyan eh. Social yung parkingan dyan. Talagang parang kulay gold. No? So, sa harap, ito po yung West Side City. Ito yung West Side City kabayan. No? Uy, tapos na pala, no? Wow, ang ganda oh. Kung pagkatatanda ko, panahon nila, panahon ng dating Marcos administration na, ito, dagat area lang talaga to. Tapos, malaki yung nireclaim nila dito eh. So dito, Soler. Ito, may ginagawa sila dito. Ano ba ito? Bagong construction na naman. Para kung nasa Vegas talaga dito. Itong Yala Malls. Yan. Bagong gawa din yan. Kung gusto nyo ng alternate na pasyalan naman malapit dito, pwede itong Ayala Malls. Malaki din yan. Malawak din yung parkingan dyan. Ito naman ang Ayala Malls to. Meron siyang open space eh. Pwede kayong maglalakad lang. So dito nasa area yung Asana Binyong, kakaliwa tingin dito. Alright guys, so dito yung Asana Avenue. Dito naman matatagpuan itong sikat din na casino dito. Itong Soler. You know. Itong kanan, matagal lang bakanting lot ito. Hindi ko lang alam kung ano pa yung developments ang gagawin dyan. Dito kasi nagkaroon ng event ng rally dati. Yung tumakbo si President Bongbong Marcos. Yan. Malawak din pala. So guys, tour ko kayo dito sa pan ha. Itong Soler na drop-off area nila. So ganito yung itsura ng kanila kabay ng drop-off. Dito na sa inyo kabay ng dito. Alright, nandito na tayo sa Asana, papunta sa Rojas Boulevard na ito ulit. Pakita ko lang sa inyo yung isa pang pasyalan dito. Kasi marami na rin pala mga bagong gusali dito. No? Try ko na lang basahin. Ha? Ito, Seda. So itong area na itong tinatawag nilang Asana City. Dito yung drop-off area ng Ayala Malls, Manila Bay. Okay, ito na yung City of Dreams. Daan tayo kakabayan sa Manila, lobby area. Kahit hindi ka na papasok dito sa mga casino, mga mall, no? Dito pa lang maglalakad ka panalo. No?
Ito ang City of Dreams. Dito yung casino. Dito mo naman. Parang nasa Vegas ka talaga. Drop off dito, social, kung baba ka. Ito guys, oh, grabe. Ano mo nilabas dito? Gold na gold. Tsaka pagbaba mo pala, yung casino nila, nandiyan na sa loob. Parking dito sa harap. Siguro kung lalaro ang casino, dito ka na sa harap ang parking. Okay, punta natin yung Parkal. Tapos doon guys sa Okada magtutour. Yun yung i-picture natin ngayon. Okay guys, nandito na tayo sa Parkal. Yun o. Dito yung pinaka-entrance niya. Kung gusto nyong mamasyal na parang BGC High Street, yun, pwede kong i-recommend sa inyo to. Ayan. Ito yung literal na park and kalye. Tapos open space. Ayan. Dito, ikot pa na tayo. Wait ako sa inyo. Pasok kayo dito sa loob. Okay, meron na palang parkingan dito sa gilid mismo. Okay, may parking mismo dun sa loob. Sa pagpasok nyo dito, may nakalagay na dun na parking sa inyos. So maganda dito, dito sa may kalagitnaan, may kita mo na yung ano, yung Parkal. Ewan ko lang kung pwede mag drop off dito. Meron ko, meron kasing kan eh, waiting area o. Ah, so meron lang pala nag-guide dito para sa mga tao na maglalakad. At medyo maganda. Maglalakad ka lang dito, nakapasyal ka na. Yan yung maganda dito. Nandito na tayo sa likod nitong Okada. Mukhang malaki pala yung na-develop pa dito, no? Hey guys, nandito na tayo sa parkingan nitong Okada. Ayan, kita mo dito, ang ganda ng parkingan nila dito. Parang dito yun. Kita ko sa inyo dito, guest parking. Okay na yung parking na ito ka ba? Yung libre yung walang bayad. Basta pagpasok mo dito, meron lang silang checkpoint na gagawin. Ito yung pinaka-entrance dito. Magpasok nyo sa Okada. Ito na yung casino sa loob. Ayan ka, Ben. So, akit tayo dito sa itaas. Ayan, no? Grabe. Ito yung luxurious na pasyalan. Dito sa may Bay City. Ah, magpasok pa natin. Ito na yung casino agad, oh. Ah, okay. Wow, ganda. So guys, ito yung pinaka hallway ng Okada, Manila. Wow.
Parang panalo dito sa ano? Dito may hallway dito guys. So dito, habang naglalakad kayo, meron mga ibang iba't mga stores na pwede niya pagpilihan. Tsaka mga restaurant dito. Ang ganda oh. Itong literal na social na pasyalan. Ito yung area kung saan malapit sa Dancing Fountain. Ayan, ang ganda dito oh. Dito rin matutukpa kabayan yung mga restaurant nila. Tatanong kabayan, meron pong Jollibee dito. Ayan ang Panda Express. Kung sakaling maghanapin ng pagkain dito. Ayan ang lakas ng hangin tsaka lamig dito sa area. Sa nandito na tayo. Yan po yung entrance dito papunta sa kana, Dancing Fountain. Meron palang schedule dito. So tanong na lang kayo ano oras na mag-start. Kasi binubuksan nila ito bago mag-start yung fountain. Ganda, kasi nasa tuktok talaga to. Kaya medyo malamig dito sa taas. Saka dito pala yung mga hotel nila oh. Maganda pala kasi nakarekta dito mismo sa fountain. May kita nila yung view dito. So nag-start ito mamaya. Without you.